Abelio Dosa. Kasama niya po yung kanyang anak na papalit sa kanya, Congressman Pai Abelio Dosa. PJ Abelio Dosa. Pai Abelio, Lani for Councilor. Ay, ganda din pala. Pai Abelio Dosa, nasa si Bea? Ayan, si Bea Esmenya. Magkakasama pa lang kami for lunch. Parang ang tagal natin binagkita, no? Magkakasama pa lang kami. Siyempre, Councilor Alvin Bison. Hindi ko alam kung meron. Ayan, si Councilor Alvin. Baka may mga hindi ako mabanggit. Si Hal, kanina ko pa hinahanap. Nandito ba si Hal? Ah, nandun sa kabila. Okay. Yung ating pong mga partners na ibang nandito, yung 93-1 Federation, Emily Malto. Nasaan si Emily? Nasa kabila natin. Yung ating Sustainable Livelihood Training Program beneficiaries, nakita-kita na tayo by Zoom, pero ngayon tayo magkikita-kita in person. Nasaan ba yung mga Bantay Balay volunteers? Ayan, nandun sa likod. Yung mga Selma Crushers Homeowners Association, yung Nice J Enterprise. Ayan. Maraming salamat kung muli. Siguro konting kwento lang kung bakit tayo partners. Alam niyo po mula 2016, nung ako nananalo pa lang, isa po yung siguro sa madalas kong bisitahin. Malaking bagay kung bakit ako nanalo bilang VP dahil sa Cebu. Ano po? Napakalaki ng botong nakuha ko dito sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Mula po 2016, marami tayo mga proyektong sinimulan sa Cebu. Iba't ibang bahay, hindi lang po Cebu City, pero iba't ibang mga bayan sa Cebu. Halimbawa, naglagay tayo ng isang mental health program, saka nagpatayo tayo ng isang mental health facility sa San Remigio. Meron po tayong irrigation para doon sa coffee farmers sa Tuburan. Meron po tayong mga bagsakan center sa Karkar. Meron din tayo sa Baku. Meron tayo, nakalimutan ko na po yung lahat na lugar. Meron tayong project sa San Francisco. Meron tayong project sa Naga. Meron tayong project sa Consolacion. Hindi ko dala yung listahan, kaya pasensya na po yung hindi ko masabi. Pero isa po ang lalawigan ng Cebu sa napakaraming project sa aming Angat Buhay Program. Kaya po, mula 2016 hanggang 2019, pabalik-balik po tayo dito. In fact, ito naalala ni Yusek Bimbo, noong 2019, yung lahat na partner sectors natin dito, binuo natin na isang Ahon Laylayan Coalition. Ang yung Ahon Laylayan Coalition, naglalayan na maging platform para yung iba't ibang sektor na kausap natin, nagtutulungan tayo sa mga advocacies. Ang problema lang, pagka-form natin ng Ahon Laylayan Coalition, nagkaroon ng pandemic. Doon nagkaroon ng pandemic, alam niyo naman ito, dahil partners tayo noon, nagpadala po kami ng team dito, August last year, dahil dumami yung kaso sa Cebu. Nung pagpunta po ng team namin dito, sinubukan namin i-replicate yung aming mga ginagawa sa Maynila. Ang pinakauna doon ay yung ating shuttle buses. Partner natin yung SK Federation of Cebu. Saka nagpapasalamat po ako sa napakaraming volunteers kasi yung mga nagkonduktor, mga nagtumulong para umandar sa ating shuttle buses, mga taga dito doon sa inyo. Pagkatapos po ng shuttle buses, nagbukas tayo ng mga dormitories para sa mga frontliners. Tapos naglagay tayo ng isang ferry service. Galing Mactan, papuntang Olambo Island pabalik. In fact, yung ferry service na yan, parang ilang buwan din na umandar hanggang bumuti-buti na yung sitwasyon. Nagbibigay po tayo ng mga relief goods dun sa mga communities na na-lockdown
Pero yung binibigay po natin na release goods, binibili din natin galing sa mga farmers dito sa Cebu. At nagpapasalamat po ako sa napakaraming volunteers kasi parang 5 or 6 lang yung staff namin na naglubangga dito sa Cebu. Lahat tinulungan na ng mga taga dito sa inyo. Pero yung pinaka-significant na nandito yung dalawang grupong na-partner natin, nung kulang na kulang na yung mga PPE sets, nagkaroon tayo ng local production ng PPE sets. At yung dalawang grupong beneficiary ngayon, yung Selma Crusher, saka yung Nice J, sila po yung dalawa, sila yung dalawang grupo na nagtahi ng ating mga PPE sets na binigay po natin sa mga ospital, saka sa mga local health centers. Dahil sa kanilang pagtatahi, nalaman natin na maraming mga pangangailangan, lalo na kasi yung hanap buhay talagang malaki yung isinakripisyo during the pandemic. Talaga pong programa na ng opisina namin mula pa umpisa, yung Sustainable Livelihood and Training Program. Pero during the pandemic, in-expand namin yun kasi ang daming nawalan ng trabaho. So ito, nagkaroon na tayong turnover by Zoom. Pero ang gusto ko lang pong sabihin, yung natanggap ninyo na tulong galing sa aming opisina, hindi po yun utang, yun ay bigay. Bigay yan, wala kayong babayaran sa amin, pero meron lang kami isang hihilingin galing sa inyo. Ang hihilingin ko po, na siguruhin lang na mapakita naman sa amin na dahil sa tulong namin, talagang gumaan-gaan yung hanap buhay ninyo. Yun lang, wala na kaming ibang hinihiling. Kasi, gusto mo namin makita na kahit papano natulungan yung inyong pagbuhay kasi nakikita po natin ang dami naka-pink dito. May ibig sabihin yung pagsuot ng pink. Diba ang pink ay kulay ng pagmamahal? So, pinakita ng napakaraming mga Cebuano, lalo na nung nagkaka-problema tayo dahil sa COVID, na ang daming mga paraan para makatulong tayo sa kapwa. Hindi natin kinakailangan maging mayaman, pero ang kinakailangan lang natin merong pagmamahal sa ating mga puso para makatulong tayo sa iba. Kaya yun po yung siguro final na hihilingin ko sa inyo. Yung final na hihilingin ko sa inyo, na dahil nagaan-gaan na naman yung mga buhay nyo, pati po yung mga bantay-banay volunteers, iba-ibang mga livelihood projects, na kung natulungan kayo, sana makatulong din tayo sa iba. Hindi po kinakailangan malaki yung tulong. Kahit may mapakain ka lang na nagugutom, kahit may maturuan tayong estudyante na nagkakaroon ng kahirapan, kahit may matulungan tayo ng kasakit, malaking bagay na yun. Kaya yun po yung hinihiling natin na pagtulungan natin lahat. Yung nakalipas na 5 kalahating taon, naging mahirap para sa atin. Marami yung nag-aaway-aaway, marami yung hindi pagkakaintindihan. Ngayon po yung panahon na magkaisa tayo lahat kahit iba-iba yung ating pinanggalingan. Ito naman, bawat punta ko dito, nandito yung iba nating partners, nandito po yung Urban Poor Alliance, sasan ba kayo? Nandyan ba kayo? Urban Poor Alliance, sasa likod? Nandito ba yung Federation of Talisay City Urban Dwellers Association? Nandito? Nandito ba yung City of Talisay Federation of Homeowners Association? Nandito? Siyempre yung pagtambaya yung volunteers na matagal na nating partners. Bawat punta ko naman dito sa Cebu, kayo yung aking kaagapay, di ba? Eto, malapit na yung eleksyon, hindi, gaya na sabi ni Senator Kiko, hindi pa naman ngayon pwede magkampanya. Pero, marami na tayong pwedeng gawin bago pa dumating yung official campaign period. At yung pwede po natin gawin, magmahal tayo ng iba. Diba? Magmahal tayo ng iba. Kung anong tulong nakuha natin, itulong din natin sa iba. Kasi kailangan ng ating bansa ng pagkakaisa.
Tama na po yung mga hindi pagkakaintindihan, tama na yung away-away, yung pagtambayayong naman, gano'n naman yung pinakabuod, di ba? Yung pinakabuod naman na yung nakakailangan ng tulong ay tinutulungan. So ako looking forward ako, bawat naman punta ko yata dito, dumadaan ako dito, pata, yung sabi mo sa kates, parang ngayon lang ako pumunta sa pagtambayayong office na ganito kadami yung tao. Pag-isang pag-uumpunta kami, nakikitambay lang kami kung saan nasulot. Dahil tayo na yung gabagod, pero ngayon napakaraming tao. Pero yung sa akin naman, mahaba pa yung ating pagsasamahan. Ang ating misyon sa ating buhay ay parating pagbutihin yung buhay ng iba. Kasi yun naman yung pinakakahulugan kung bakit tayo nabubuhay. Diba? So ako, babalik ako. Oh, SMPP Dayon. Kasama ko sila kanina. Nandito din pala sila ngayon. Kasama ko sila kanina sa naon na dumagdag sa may Archbishop's Palace. So, sino pa kayang grupo yung hindi ko na... Sino pa kayang grupo yung hindi ko na ano to, na na-recognize? Pero kung hindi ko ako natawa, ang aming pakikiisa sa inyong lahat. Gaya na sabi ko, babalik po kami dito pag campaign period na para hingiin yung inyong tulong, na formal na hingiin yung inyong tulong, pero ngayon mama nagpapasalamat na kami. Sobrang overwhelmed po kami sa nakita namin na init na pagtanggap ninyo sa amin. Mula po nung dumating kami ni Senator Ginko kanina from the airport hanggang ngayon, ramdam na ramdam po namin yung inyong pagmamahal. Kaya maraming maraming salamat. Hanggang bukas pa naman kami dito sa Cebu. Sana sa ibang okasyon magkita-kita ulit tayo. Sa atin pong SLP beneficiaries, good luck sa inyo. Yung aking pakiusap, sana makatulong talaga sa inyo yung aming ibinabang tulong. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po yung lahat. Mayung hapon sa to mga viewers sa Sunstar Cebu. Aniya kita karon sa pagtambayayong center sa Acacia Street, Cebu City. Atong napaminawan ganiya si Vice President Lenny Robredo, presidential aspirant. Kauban niya si Senator Kiko, former Senator Kiko Pangilinan, na magpapili pagka vice presidente. So, kauban na to ang mga supporters sa tandem nga Lenny Kiko nga magpapili karong maabot na pinili ay sa tuig 2022. Okay po, kung sumunan po tayo para makita yung mga SLP beneficiaries. Ngayon yung makita si Senator Kiko Pangilinan. Ato po nakita kaganiha, pipila ka mga kandidato sa BOPK nga aniya po karon. Sige, ano po tayo? Sige po, ayos po muna tayo. SLP sa atong
sa mga engagement ni Vice President Lenny Robredo, Senator Kiko Pangilinan. Kiniha dito sila sa Archbishop's Palace. So karoon na takaroon sa Pagtambayayong Center sa Acacia Street. So dagang salamat sa itong mga viewers sa Sunstar Live. Maayong hapon, kaninyang tanan.